Good morning, guys. Andito tayo ngayon sa isang puno ng paminta. Maghanap tayo ng hinog kasi may mga nagre-request na kung pwede daw ipa-germinate ang buto at gawing planting material. So, try natin. May nakita ako mga hinog naman, although may mga kasi pag na-overripe na 'yung paminta, nalalaglag na sila sa puno. So, meron pa tayo ditong itong isa, may isang spike pa na may hinog. Okay, so ito ang mga ipapa-germinate natin, itong mga ganitong red, no? Mga mature na sila. Ito naman yung mga ina-harvest na full green. So, isa pang gusto kong bigyan ng emphasize, no? Ang karaniwang ina-harvest pagka black pepper ay yung wala pang mga hinog na mature. Ito. Yan. Itong ganitong klase. Pero pagka ganito, magiging problema natin na pagka dinry mo na hinog, nalulusaw yung balat. So, kung medyo hinog na, pwede rin i-dry mo. Pero pagka mga quality peppercorn, kailangan bago pa siya mahinog, hina-harvest na. Para hindi sila madurog pagka sa tracing. Okay? So, ito yung harvestin natin. Yan. Ito. Ito yung pwede nating ipunla. So, kunin na rin natin itong mga green. Kasi, yan. Okay. So, tara. Pa-process natin doon. Kinakailangan kasing i-depulp pa natin ito. Ngayong araw ay ipupunla na natin yung mga na-harvest kong hinog na black pepper, ano? So, sa maraming mga nag-inquire, nagtatanong kung pwede silang itanim din kasama sa pinuturing nating planting materials. So, although may mga explanation na ako, pagka galing sa buto ay medyo matagal ang pagbubunga nila, no? Compare sa cuttings and rooted cuttings, vertical shoots and planting materials from rooted runners. So dito mas abot siya ng 3 to 5 years bago bumunga. Kaya madalang na i-recommend natin yung mga seedlings talaga na galing sa buto. Okay, so ang kailangan dito, i-depulp natin. No? So, bago ako mag-umpisa ng pagpaprocess, gusto ko munang shout out ang mga, or should I say, mega shout out sa mga subscribers ng Paskit Channel. So, ang inyong lingkod. Sa mga bago pa lang nakakadaan or nakakabisita ng Paskis Channel, paki-subscribe muna, then ring the bell. And also, please like, share, and leave comments para naman mabasa ng mga iba nating mga readers or viewers, no? So, mega shout out sa mga subscribers natin, mga kaibigan. So, babasahin ko lang itong mga nailista ko, no? So, madami. Libo-libo kasi tayo. So, mega shoutout na lang sa lahat. So, kay shoutout kay Bong Salazar from UK. Then, meron tayong Palkata Hunters from UAE. Taga Uma Life in USA. Then, Randy Rosiello from USA din. Then Mahmoud Mosa from Jordan. Ayan, so madami pa. Then ito yung mga iba nating mga kaibigan, mga viewers and subscribers. Jen Bengoa, Vine Trust, Pinoy Galaero, Aileen Lopez, hi. Alfie Adlawan, Daniel, Aileen, and Mr. Conrad Solanzo. Magandang araw po. And Jisan, Pelom Colin,
Susan Malonzo, and Jacqueline Blanco, and Zin Rebs. So dito ka lang sa malapit. Hello, hello. Miss Vi Diary, then Lester Honori, and isa pa nga pala na kaibigan natin, bagong kaibigan, Ajun's Plant Nursery. Salamat, napanood yun rin yung video mo. So, very informative din. Patulad ko rin na nagsishare. Ayun. So, shout out, mega shout out sa ating lahat. Okay, not to mention kasi napakadami. So, mag-i-start na akong mag-depulp or mag-process nitong ating black pepper seeds, no? As I mentioned sa mga naunang videos ko, pipiliin natin yung mga ripe berries na pula. Okay. So, eto sila. Ayan. Ilalagay natin sila dito sa aking lagayin mamaya. Okay, so eto. Pili natin itong mga pula lang. So, huwag nang isama natin yung black na kasi nakalampas na sila. So, ang black pepper, pwede rin pangpunla ang buto, pero hindi siya pwedeng patuyuin kasi nabibilang siya sa mga seeds na recalcitrant na kailangan i-sow agad or ipunla agad pagka-process. Kasi may mga subscribers or viewers na nagtanong, nag-comment, kung pwede daw itanim yung nabibiling black pepper, yung dried. So, pag na-dry na po, hindi na siya pwede. Kailangan itong mga fresh seeds pa lang. Squeeze hanggang sa matanggal lahat ang balat. Kasi pag di tinanggal yung pinaka pulp niya, ito yung pagmumulan ng
pagkakaroon ng amag. Sisibulan siya ng mga fungi. So, mabubulok yung ating buto. Okay, so finish the pulping the black pepper seeds. So next is okay, so malinis na sila. Okay, so pagkatapos silang mahugasan ng distilled water ang gagamitin natin para maiwasan yung kontaminasyon. Okay, buhos natin dito isang towel na malinis or any cloth para patuyuin natin sila ng konti. Ready na sila. Ito yung mga seeds. Then, meron ako laging naka-prepare na petri dish para sa pang-testing kung gaano ang percentage ng viability ng buto. So, try natin ang black pepper dito. Kinamitan ko siya ng distilled water. Okay. So, mano-mano na lang. Lalagay natin.
Okay. Then, co-cover natin ng single piece ng tissue paper. Then, distilled water ulit. Ayan. Good. I-monitor natin ang pagka-crack ng kanyang buto. Then, dito naman tayo sa may garden soil na mix ng cuerdas. Okay, so of course, meron tayong date para malaman natin kung ilang araw ang germination niya. Good. Kuha tayo ng konting lupa na pang tabon para lang sila may tago. Okay, then babasahin muli.
Eh, tapos na. So, yung nauna natin sa petri dish, then ito yung sown sa garden soil. Okay guys, so ayun, naipakita kung paano mag proseso ng buto ng paminta na fresh from harvest, tapos dinipalp, then hinugasan ng distilled water para maiwasan ng kontaminasyon, then sown sa garden soil and sa petri dish for viability and percentage testing. Okay guys, sa mga bago pa lang nakakadaan sa aking mga channel o bago pa lang nakakapadaan sa aking mga videos, paki-like, then share na rin, then leave comments, and importantly subscribe and ring the bell para tuloy-tuloy and manatili kayong notified sa aking mga susunod pang mga videos. So that's all. Magandang araw, then happy viewing. Mega shout out po sa mga lahat ng hindi ko na-mention kanina. Comment, share, subscribe, hit the bell!